In this video, I will be sharing some of the things that you might want to consider bringing to Canada. Jez here, and welcome to my channel. If you want to know more about some international student tips in Canada, lifestyle, travel, or walkthrough videos, just hit the subscribe button and don't forget to click the notification bell for more videos. So let's get started. Number one, medicine kit. So importante na may dala tayo na medicine kit. Andun yung mga vitamins, tapos kung may mga allergies kayo, ganyan, magdala rin kayo, mga paracetamol, kasi iba yung medicine nila dito. So I suggest na kung ano yung ginagamit nyo, at least may madala kayo nun kahit papano. Second, yung hygiene kit. So andito yung mga toothpaste, toothbrush, soap, kung makakapagdala kayo ng shampoo or conditioner, kahit na hindi kalakihan yung pwede nyo lang magamit for at least 1 or 2 weeks, ganyan. Number 3, yung clothes. So depende yun kung anong season kayo pupunta dito. Kung winter, I suggest na yun, magdala kayo ng kahit na ilang jackets na pwede nyong gamitin in case na wala pa kayong planong bumili or mag-shopping ng boots or jackets or winter jackets, yan. So, I suggest na magdala kayo kahit papano. Yung clothes na dinala ko is pang winter kasi winter season kami pumunta dito. Although, nung dumating kami dito, bumili pa rin kami ng pang winter jackets kasi parang hindi ganun ka-applicable yung jackets na napapurchase sa atin. Kasi siguro dahil hindi naman nag-winter doon. So, yun, pag ginamit mo siya dito, hindi talaga siya enough na pangtaglamig. So, I suggest na kung bibili rin lang naman kayo ng winter jacket, mas better na dito na lang kayo mag-purchase. So, yung mga existing nyo na lang yung dalhin nyo, or kahit ilan lang nun. In summer season ngayon, so, naka-sale mostly yung mga winter jackets. Tapos, kung mga pang-summer naman, madali rin naman din ditong bumili ng mga clothes. Although, may mga instances na mura talaga sa atin. Like, for example, sa akin, yung napansin ko, yung mga pajamas nila dito or yung mga pang everyday clothes, medyo expensive compared sa atin. So, yun, I suggest na kung magdadala kayo or makakapagdala kayo, better na bumili na kayo sa atin. So, yun. Tapos, nagdala rin ako ng bags kasi international student tayo, so, or international student ako. So, nagdala ako ng ilang bags lang naman na pwede kong gamitin in case na mag-back to school na kami. Although, makakabili pa rin naman kayo dito, lalo na maraming sale. Yun nga lang, kung magtitipad kayo, I suggest magdala kayo kahit na dalawang bags. Number 5, rubber shoes. Formal shoes, slipper kung gusto nyo. So, it depends. Meron naman dito mga naka-sale na mga shoes. Although yun, kung medyo nagtitipad kayo, better na may dala rin kayo. Yun, suggestion ko na magdala kayo ng rubber shoes kasi sobrang dami ng parks dito. So, pwede kayo mag-jogging, walking, or pumasyal, ganyan, gamit ang inyong comfy shoes or favorite shoes. Number 6, nail cutter, yung pang mani or pedicure set, ganyan. Pero hindi naman yung sobrang bongga. Kasi yung experience ko dito, medyo mahal yung mga nail polish nila dito. Medyo expensive. Kasi sa atin, siguro nasanay ako na may nabibili ako ng less than 50 pesos na nail polish. Dito kasi parang yung last time na nag-purchase ako, nasa $5 to $6. Yun, so yung suggestion ko, bumili na kayo or magdala na kayo ng nail cutter set. Kahit yung mga pang basic lang. Number 7, so dipper or tabo. So since sanay tayo na gumagamit ng bidet, I suggest na bumili na kayo sa Lazada. Kasi mas mura talaga dyan sa atin. Unlike kung dito pa kayo bibili. Pero kung wala naman kayong dadalhin or mas gusto nyo dito bumili, pwede rin naman. So nakakabili naman yun sa mga Chinese stores. So number 8, beauty products. So yung mga facial wash na gusto nyo, toner, cleanser, ganyan.
I suggest na magdala na kayo kung may mga favorite Korean products kayo or beauty products, ganyan. At least magdala kayo kasi kung dito kayo bibili, medyo mas expensive siya kaysa sa atin. Yun, I suggest na magdala kayo ng mga favorite lotion nyo kasi yung meron sila dito or yung common nila dito na lotion at soap, moisturizing, yan. Kasi talagang yung weather dito is nakaka-dry ng skin. So, yun yung commonly na ginagamit dito. Tapos kung sa lotion naman, yung mga ginagamit is ganun din. Tapos hindi uso dito yung mga whitening na lotion, ganyan. Sa atin, uso yun, diba? So, dito hindi. Uso dito yung pang-tanning, ganyan. Isa pa na napansin ko yung mga pang-ponytail, headbands, ganyan. Mahal din siya dito. So, kung makakapagdala kayo, much better. Bumili na kayo ng marami sa atin na pang-tali ng hair nyo, ganyan. Clamps, yung hair clips, or whatever. Kasi kapag nandito na kayo, talagang wag na lang. Hindi ako bibili. So, yun. Number 9, gadget accessories. So, kung yung charger nyo, mga ganyan yung cable, I suggest na magdala na rin kayo ng spare. Kasi kapag dito kayo nag-purchase, yun. Meron naman magbibilan sa mga Amazon, pero sobrang, my gosh, nakakamiss talaga yung Lazada and Shopee sa atin. So, hindi ako masyado makapag-shopping ng mga kung ano-anong walang kwentang bagay na gusto mo lang. So, yun. Maninibago ka talaga pag andito ka na sa Canada. And number 10, yung favorite food nyo. Yung mga gusto nyong dalhin na mga pagkain, ganyan. Just make sure na pwede siya or allowed siya na dalhin dito. If nagkikrave kayo ng mga foods na pang satin or Asian, ganyan, pwede rin naman. So, meron ditong Chinese stores na pwedeng mabilhan ng mga pagkain Pinoy, yan. Additional tips, I suggest na magpa-haircut na kayo. Kasi ako nung pumunta ko dito, yung hair ko is, I think andito, basta maliit, maikli lang siya, tas mahaba na siya ngayon. Kasi expensive din yung pa-haircut dito, so I think kahaba talaga yung buhok ko ng bongga. Para sulit na sulit in case na magpa-haircut ako dito. Yung mga salon treatment, mga ganyan, magpa-treatment na kayo sa atin kasi talagang mas cheaper kung doon mga hair color, ganyan. So, yun, I suggest dyan, magpaganda na kayo bago kayo umalis or bago kayo pumunta dito, magpa-manicure, pedicure na kayo, ganyan. Yun, isa pa, dental. Magpalinis na kayo ng ngipin, magpa-filling or yung pasta, mga ganyan. Anything na gusto nyong ipagawa, mas better na dyan na kayo sa atin magpa-linis bago kayo umalis or bago kayo pumunta dito. Kasi mahal din. Parang biniyara namin mga nasa more than $350 or mga less than $400 sa palinis lang ng ngipin. So medyo expensive. Much better dyan, 600 or 800 or kahit sabihin mong 1,000 pesos, mura pa din. Kung gumagamit din kayo ng salamin, katulad ko, bumili na kayo dyan sa atin. Para lang yung magamit kayo kaagad, magpa-check na kayo ng mata, ganyan, or bumili na kayo ng salamin. And ang pinaka-last, kumain na kayo sa favorite na kainan nyo. Kasi talagang maninibago kayo kapag dito kayo kumain, like Jollibee, yung paborito ng bayan. Kung saan bida ang saya. So, dito, meron din naman, as in, madami din ditong Jollibee. Pero yun nga lang, talagang sacrifice yung pagkain mo. Kasi parang, kung nandun ka pa sa conversion stage ng utak mo, like nung unang purchase namin, parang, yun, nagpa-deliver kami ng Jollibee. And, nagulat ako, what? 1,800 na yan? So, parang isipin mo spaghetti and chicken lang yan. 2,000 na halos. So, talagang, yun. I suggest kumain na kayo sa mga favorite restaurant nyo. And yun lang, talagang mag-spend kayo ng time sa family nyo. I-hug nyo na sila. Magsabi na kayo ng I love you. Ganyan. Talagang mamimiss nyo sila. Kasi
Although meron namang mga Facebook or video call ngayon, iba pa rin syempre yung physical na nahahag niya sila. So, yun, hanggat nandyan kayo sa Pinas, talagang mag-relax kayo with your family and mag-spend kayo ng time together. Kung meron ako mga nakalimutan or hindi na-mention, pwede nyo siyang i-comment below para makatulong din dun sa mga pupunta pa lang dito. Kung nakatulong yung video ko na to, please hit the like button, subscribe na din kayo sa channel ko, and click nyo na rin yung notification bell para makapanood pa kayo ng marami pang videos na katulad nito. See you on the next one! Bye!